Gulat ang naramdaman ng netizens sa muling paglipad mula sa Taraflex ng indoor volleyball si Cherry Bomb Sissy Rundina. Speechless ang bawat volleyball fans na masilayan ang malamat na player ng beach volleyball. Hindi nga binigo ni Sissy Rundina ang madla at muli nitong pinahanga, pinanganga at pinatayo ang lahat sa unang niyang paglipad sa professional league. Balikan natin ang lima sa di malilimutang pangyayari. Heto ang top 5 trending topics sa laban ng Choco Mucho Flying Titans versus Farm Fresh Foxes. At number 5, Caitlyn the Revelation Biray. Mukhang bibig ang 5'8 lefty opposite sa game ng Choco Mucho versus Foxes. Kapansin-pansin ang vast improvement ni Caitlyn Biray under the legend Coach Dante Alinsunurin. Nakapagtala si Biray ng 13 points and impressive 50% rate sa attack efficiency. Patok sa ika-apat, Coach Dante perfect starting 6 era. New starting 6 nga ang ibinandera ni Coach Dante sa opening game ng Choco Mucho. Halos kalahati nga dito ay galing sa deep lineup ng Titans plus bagong player. Kasama pa rin sa starting 6 sina veteran Dendan Lazaro Revilla, Dina Wong, Maddie Madayag at Des Cheng. Bagong mukha para sa perfect starting 6 ang dating mga bench player na sina Cherry Nunag at Caitlyn Biray. Parating ng national team lineup si Nunag na lumaban sa Cambodia kung saan nakitaan ito ng malaking potensyal upang mapabilang sa starting 6. Suki na rin si Biray kung saan siya ang bida pag kailangan ni Kat Tolentino ng breathing time. Fresh face naman ang little giant na si Sissy Rundina para mas palakasin ang kampanya ng Choco Mucho. For the finals na kaya ang perfect starting 6 na ito ni Coach Dante. Yan ang iyong abangan. Pasok sa number 3 spot, Buwelta ng Bashers. Hindi nga nagpaawat ang mga basher para magpasaring sa pinakamalaking team ngayon sa Invitational 2023, kung saan komento ng mga ito ang pagkakabangko ng dalawang bigating player ng Titans. Bakit nga daw binangko ang best scorer ng Choco Mucho last conference na si Kat Tolentino? Missing in action daw ang mga back row hits at blockings ni Kat. Di rin nakaligtas sa mata ng mga bashers ang pagbangko sa team captain na si Bea De Leon. Hirit pa ng iba na dapat binigay na lang sa iba ang captaincy instead kay BDL na ibabangko lang naman pala. Kwento mo sa number 2, Dina Wong, nerve of steel, pinanganga ang bashers. Pinatunayan ni Dina Wong na hindi pa rin ito nahuhuli pagdating sa setting skills matapos makuha ang unang panalo versus Farm Fresh Foxes. Sa game versus Farm Fresh ay nakapagtala ito ng 8 excellent sets, 8 big points including 5 service aces. Kung saan remarkable ang 13-0 run ng Titans dahil sa mabibigat na service ni Dina Wong. Dito nasubukan ang nerve of steel ni Dina Wong kung saan isa ito sa maituturing na may pinakamahabang serve ng isang player sa professional league. Marami rin ang nakapansin sa mas nakakalito nitong sets. Professionally, for the past years na pinapanood ko si Dina Wong ay alam ko na kung saan ang punta ng bola most of the time. But sa game versus Foxes ay nag-iwan ng tanong sa lahat ang 5'8 setter. Heto na kaya ang best setter era ni Dina Wong. Abangan mo yan! Numero 1 sa ating listahan, Bomba Sissy Rundina, Lipad Rondarna. Nagpaulan ng bomba ang pinakamaliit na spiker ng Choco Mucho. Hirap ang Farm Fresh na depensahan ang palo ni Rundina na animoy bomba sa lakas. Magpaharap man, likod, kaliwa o kanan ay unstoppable ang bagong paborito ng volleyball fans. Sa muling paglipad nga nito sa Taraflex ay nakapagtala ito ng 14 points at itinanghal bilang best player of the game. Kapansin-pansin din ang leadership nito sa loob ng court kung saan positive energy ang dulot nito sa mga kasamahan, lalo na sa oras ng kagipitan. Welcome back sa indoor volleyball, the legend Sissy Rundina. Naging usapin naman sa pagitan ng volleyball fans at bashers ang vertical jump ni Sissy Rundina na animoy isang superhero na lumilipad. Naihambing ito kay Pinay superhero Darna kung saan pinagmulan ito ng mahaba at magulong usapin. Dawit ang pangalan ni Gemma Galanza na tinagurian bilang Darna of Philippine Volleyball. Sa tingin nyo mga ka-spike, may pag-asa ba si Sissy Rundina na maging bagong PVL Darna o mananatili ang bigating moniker kay Gemma Galanza? Comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko na sayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.